isang mapagpalang maulang araw, mga certified kaayop. Sa araw na ito ay mayroon tayong meeting na pupuntahan. Kasama ko po doon ang mga kapwa manggagawa natin sa Panginoon. Habang papunta pa po tayo sa lugar na yon, ay mag-iisip tayo ng magandang topic na sikat ngayong pandemic. At yun ang susubukan nating pag-usapan. Kaayo! Tara na! Adventure na tayo! Ayan, nakaalis na tayo ng bahay at tayo ay biyabiyahin na. Sa mga nagtataka, lagi kong sinasabi yung ayop. Ayop ka. Ayon po ay abbreviation ng Adventures of Pot. Talam nyo, sa panahon ngayon, lalo yung pandemic, usong-uso yung salitang mental health sickness. Kadalasan, yung depression ang nakikita natin na topic patungkol sa mental health sickness. Pero hindi lang naman yun, isa lang ang depression. So gusto ko lang mag-share ng aking opinion patungkol sa salitang depression. So disclaimer lang po, hindi po ako doktor, hindi po ako psychologist, hindi po ako isang tao na nag-aral ng may patungkol sa paggagamot, no, pagdating sa utak, ganyan, no, kaya naman na emosyon, kaya ay human behavior. So ito ay opinion ko lamang bilang isang pangkaraniwang tao. Naniniwala po kasi ako yung mga tao na emotionally aware na. Ibig sabihin, nalalaman na nila yung pakiramdam, halimbawa kung sila ay malungkot. Alam na nilang kalungkutan yon. Kung sila ay galit, alam na nilang galit yon. Hindi tulad kasi ng mga bata, idadaan lang nila sa iyak yan. Yan. Iyak lang ng iyak. So yung mga yan ay hindi pa sila emotionally aware. Lahat kasi idadaan sa iyak, pero tayong mga aware na, ano, sa mga emosyon natin. Sigurado ako dyan na nakakaranas tayo ng depression at certain point, ano, sa buhay natin. Alam niyo po, ang depression, hindi naman yan yung instant na mararanasan mo kaagad. Halimbawa ngayon, malungkot ka, marami kang iniisip, tapos kinabukasan, depressed ka na. Hindi po. May proseso rin yan. Ano? Bago ka mapunta sa depression, yung estado ng pagiging depressed, mauna yan sa stress. Yan ang very common na na-experience ng isang tao, eh, kahit tayo na-experience yan. Ano, stress, ito yung ibig sabihin na talagang nagagamit yung kaisipan mo, yung physical mong pangangatawan, maging ang emosyon mo sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin o tapusin in a specified time. Yung may mga deadline. Halimbawa, usong-uso ngayon yung module ng mga bata, yung mga mag-aaral. Kapag yung module na yan dumating ng unang araw, kadalasan hindi pa stress. Yung mga magulang natin na nagtuturo, hindi pa stress eh. Ano, yung mga estudyante, hindi pa stress yan. Bakit? Kasi hindi pa nila iniisip. May bukas pa naman. Manana habit, tawag doon. Pwede pa naman sa ibang araw. Ngayon, habang ang deadline ay paparating ng palapit ng papalapit, ayan na. Nag-iiba na. Bakit? Nagkakaroon na kasi ng pressure. Medyo may takot na.
Yung emosyon niya nahaluan na ng takot. Yung utak niya nahaluan na ng pagmamadali. Ang kaso, naguguluhan siya kasi hindi niya maintindihan kung paano niya matapos o ma-accomplish yung kailangan niyang gawin. So yun ay stress, mga kapatid. Pagka hindi ka na medyo mapakali at talagang ito'y naiisip-isip mo na, binabagabag ka na hanggang sa pagtulog mo, stress na yan. Ano? Ngayon, itong stress, may susunod ulit na proseso dyan. Ito yung tinatawag nating anxiety. Anxiety, pa yung meaning niya ay fear of the unknown. Ang ganda, di ba? Fear of the unknown. Mga bagay na kinatatakutan, pero yung kinatatakutan, hindi mo alam. Yan, anxiety. Pag ikaw ay stress, at yung sitwasyon mong stress ay lalo pang nadadagdagan. Halimbawa, stress ka na sa module mo bilang isang estudyante. Tapos si ate, inutusan ka, si kuya, may pinapagawa, si nanay, pinagluluto ko, pinaghuhugas ka ng pinggan. Tapos si tatay, pinapagalitan ka pa ng hindi mo alam kung may mali ka bang nagawa. Yan ay naghahalo-halo na. Pagka naghalo-halo na yan sa kaisipan mo, yung stress mo, wala naman kasing ewan ko kung may plural word ang stress, ha? Stresses. Dumadami ng dumadami yung stress mo to the point na yung pressure, yung emotional pressure, yung mental pressure mo ay talagang papunta na sa peak, no? Sa kaduluduluhan ng kakayahan mo, nagiging anxious ka na. Meron ng may mga anxieties, nagkakaroon ka na ng anxiety. Bakit? Dahil sa dami ng kailangan mong gawin, tapos hindi mo alam kung paano mo tapusin pa isa-isa, nagkakaroon ka ng takot sa consequence. Ano kaya ang mangyayari pag hindi ko natapos yung module? Ano kaya ang mangyayari pag hindi ko sinunod si nanay? Ano kaya ang mangyayari pag binaliwala ko yung galit ni tatay, si ate, si kuya? Yung fear of the unknown, natatakot ka sa mga futuristic na hindi ka naman sigurado kung ano nga ba yung mga pwedeng masamang mangyari. So lahat yon, naglalaro na yon sa iyong isipan. Lahat yon ay gumugulo na sa iyong isipan. Hindi na lang yung module, ano, yung halimbawa natin kanina, yung tumatakbo sa iyong isipan. Hindi na lang yung galit ni tatay, yung utos ni nanay, bagkos pati yung mga consequences nila na kinatatakutan mo. Ayan. Tapos sumabay pa si Jowa. Ay! Stress ka na. Anxious ka na. At eto na. Pag talagang you are at your limit. Ayan. Pumutok na, sabi nila. Napunta ka na sa masabi nating mental outburst, no? Mental outbreak. Sumagad na yung kakayahan mo sa pag-handle ng mga bagay-bagay, maaari ka nang mapunta sa depression. Ang depression, ito yung sitwasyon na kung saan alam mo naman na marami kang kailangan gawin, pero blanco ang isip mo. Hindi mo na alam kung paano sisimulan. Kung mayroon ka mang ginagawa, hindi mo na alam kung paano ituloy. Ayaw mong makipag-usap sa tao kasi pagod. Pagod yung isip mo, pagod yung emosyon mo, kahit yung katawan mo, hindi pagod, nadadamay. Kasi wala kang gana. Wala kang ganang kumain, yung mga normal na routine mo, na daily routine mo sa buhay, kung dati nag-exercise ka, nawawalan ka ng inspiration, nawawalan ka ng gana, nadi-discourage kang gawin yung mga yon, kasi lubog na lubog ang emosyon mo, hindi na makontrol yung mental state mo, yung kaisipan mo, yung ikaw na nag-iisip, hindi niya makontrol yung galaw ng katawan dahil napakabigat ng pakiramdam. Yun yung
emosyon, ano, napakabigat ng emosyon sa mga bagay-bagay na nangyayari. At itong depression po ay talagang tumatagal. Hindi pwedeng ma-depress ka within 1 day, 2 days, 3 days, hindi. Maraming araw po yan. No? Talagang mahalata yan. At ang worst case scenario po mga kapatid ay yung suicide. Pag talagang wala na, hindi mo na makita yung sense ng buhay mo. Hindi mo na rin makita na may pamilya ka na handang sumubaybay, na may mga kaibigan ka, kahit mga bashers mo, nakakalimutan mo na, mga classmates mo, then there is a high tendency na tapusin na lang ang iyong buhay. Bakit? Kasi wala ka naman ng rason to stay alive. Yan po ang isa sa masamang epekto ng depression, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko sa inyo, module lang yung example ha, ay meron pa yung mga breakup dyan, yung mga paghihiwalay ng mag-asawa, ayan, yung mga pagre-rebelde sa magulang. So, marami yan kasi mayroon tayong nabalitaan sa estudyante na late ata siya for 15 minutes na nag-submit ng requirements no, sa kanyang teacher dahil sa kanyang mabagal na connection ay hindi ito tinanggap at siya ay nagpakamatay. Correct me if I'm wrong po ha. Yun po kasi ay nabalitaan ko lang from social media at sa news. O parang ganon dahil nakita niya, naisip niya na wala na eh. Ito na yung dapat kong gawin, yung pagpasa ng module na ito. Ginawa niya na ang lahat, napagod na siya, kaya normal. Normal na mawala yung sense of purpose niya. Mawala yung sense of purpose niya, mga kapatid. Kaya hindi ko naman siya masisisi kung bakit siya ay nagpakamatay. Usap, wag mo munang gawin yung mga daily routines mo. Kung may work ka, mag-leave ka muna. Kailangan mo yun eh, kasi kailangan magpahinga yung ating emosyon, magpahinga yung ating utak, magpahinga yung ating system sa loob. Ano, kailangan magpahinga yung ating katawan. Nang sa gayon, pag nakapagpahinga tayo, ay masimulan nating i-review yung mga sitwasyon na nag-cause ng ating depression. Isa-isahin na nating gawan ng paraan no, kung paano masusolusyonan ang mga problema. Maaaring dumating ka sa punto na wala eh, hindi mo na kaya. Pag alam mo sa sarili mong hindi mo na kaya, hindi po mali, hindi po masamang mag-give up. Hindi po mali, hindi po masamang mag-quit. Ano po, ibig sabihin lang nun, you are closing that certain door, ano, at handa ka nang mag-move on kasi you are inihahanda mo yung sarili mo sa ibang direksyon naman, sa ibang pinto naman. Ayun, ano po, ang tao po may limitasyon, hindi lahat kaya. Huwag po nating sisihin ang ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, kung yan ay nag-quit sa isang gawain. That is okay, that is part of life, and life is about exploration, di ba? Kailangan mag-explore ka lang ng mag-explore. Sige, mga certified hayop, tanda ninyo, kung ang mga hayop, ano, ang mga hayop na i-stress, nadi-depress, ay ganun din naman ang tao. Pero tuloy lang sa buhay. Ayos ba? Ayop ka eh. God bless you.